Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Meron akong kwento. Nung mag-umpisa na po yung operation backlash ng Comelec, kami ay isa sa mga nadamay dyan, ano po. Yung tarpaulin na ikinabit namin sa gate ng seminary ay nabaklas. Anyway, aminado naman po kami na oversize yung tarpaulin, ano, na inilagay namin. Ha? Kaya siguro binaklas ng mga otoridad. No? Kagaya ng nangyari sa Isabela, ano, meron doon mga tarpaulins, mga oversize din naman, ano, at mga murals na tinanggal at tinakpan ng mga alagad, ano, ng Comelec. Mabuti na lang, hindi nagkaroon ng mga clashes, ano, kasi kapag alam mo na nasa sa tama ka, pwede kang magreklamo, eh, pwede kang pumalag, ano, pwede kang makipagsagutan na pwedeng mauwi sa away, sa gulo, sa sakitan, ano, at pwede ring ikabuhis ng buhay, ano, kapag medyo violente na, ano, naging violente na ang pagtatalo, ano. Yan, dyan pumapasok ang kahalagahan ng batas, ano. Ang batas ay ginawa para mag-regulate ng buhay natin. Kasi kapag ka wala mga batas, ha, eh malamang magkakagulo, ano, sa ating lipunan, sa ating buhay, di ba? Kasi may mga taong mga agresibo, ha, abusado, violente, ha? So yung batas ay protection, ha, natin mula sa mga taong agresibo, violente, mapangabuso, ano po, ha? Protection natin yun para hindi tayo magkaroon ng magulong sistema ng lipunan. Ano? Tagapagtanggol natin ang batas, ano, para sa mga masasama at mapangabuso. Di ba? Kung walang magre-regulate ng buhay natin, ano, malamang, ha, tayo ay maaalipin o masasaktan, ano, ng mga mapangahas
na mga kamay, na mga individual na hindi kumikilala, no, sa kahalagahan ng buhay ng kapwa, ano, ang kinikilala lang niya ay yung kanyang sariling kapangyarihan, ano, sariling tapang, ano, para sa kanyang sarili. Nasabi ko ito sapagkat dito sa Ebanghelyo natin, mga kapatid, ang pangaral ni Jesus ay, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Yung paglimot sa sarili, ha? Upang maging kawangis ni Jesus. Yung paglimot sa ating sarili, sapagkat naniniwala tayo na kahit sa ating hangarin ng pagpapakabuti, nararanasan natin na parabang may mga budbud ng kasamaan sa ating pagkatao. Ano po? Ha? Nakakalimutan natin ang Diyos. Nakakalimutan natin yung kabutihan. Dahil ang iniisip natin ay yung sarili nating kapakanan. Ano? Kaya nga, kailangan nating lumutin, talikdan, iwan itong masasamang gawi, ano, ng ating pagkatao at sabayan natin ng pagtulad habang sinusundan natin si Jesus. Pagtulad kay Jesus. Ano nga naman ang mangyayari sa buhay natin kung maging masagana nga naman ang buhay natin dito sa lupa? Kung kapalit naman nito ay ang ating kaluluwa o yung ating ganap na pagkatao, yung tunay nating buhay. Ha? Kaya nga, yun ang layunin, ano, ng bawat isa sa atin. Yung bang mas pahalagahan natin kung ano yung matuwid, yung katuwiran, mas pahalagahan natin kung ano yung makabubuti, hindi lamang para sa ating sarili, kung hindi para sa iba, para sa lahat. Ano? So yun ang gustong ipahayag sa atin ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Na ang pinakamagandang mag-regulate ng buhay natin, ay hindi lamang ay yung mga batas na nilikha natin, kung hindi ang pinakamainam ay yung batas ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung buhay ng Diyos. Kaya nga, masaya tayo na nakikinig ng mga salita ng Diyos, sapagkat yun ang ginagawa natin gabay sa ating buhay. No? Nai-inspire tayo ng mga salita ng Diyos, mga pangaral ng Panginoon, upang sa gayon ay magkaroon ng katuturan yung buhay natin dito sa lupa. At dadalhin natin ito patungo, ano, sa buhay na walang hanggan. Kaya nasabi ni Jesus sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Sa ating marubdob, ano, na paghahangad, ano, na sumunod kay Jesus, makikita natin na naghahari ang Diyos sa buhay natin, sa lipunan natin, bago natin ipikit, ano, na permanente ang ating mga mata. Mga kapatid, sa bawat panalangin natin, lagi nating inaasahan, ano, na naway ang kapangyarihan ng Diyos ang maghari sa ating buhay. Pagpalain po tayo.